Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kaniyang wangis na hawig sa kaniyang larawan at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak si Kainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na maipanganak si Kainan ng 815 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng 70 taon at naging anak si Mahalalael. At nabuhay si Kainan pagkatapos na maipanganak si Mahalalael ng 840 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Kainan ay 910 taon at namatay. At nabuhay si Mahalalael ng 65 taon at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalael pagkatapos na maipanganak si Jared ng 830 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalalael ay 895 taon at namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay 662 taon at namatay. At nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamech. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamech ng 782 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kaniyang pangalan na Noe, na sinabi,
Ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagala ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech pagkatapos na maipanganak si Noe ng 595 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Lamech ay 777 taon at namatay. At si Noe ay may 500 taon at naging anak ni Noe si Sem, si Cham at si Hapet. At nangyari, nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kaniyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa na mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at nangagkaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagdamdam ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kaniyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham at si Hapet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito, sumama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan at 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay, ang lahat na nasa lupa
ay mga mamatay. Datapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyang ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae, ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kani-kaniyang uri at sa mga hayop ayon sa kani-kaniyang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kani-kaniyang uri, dalawa sa bawat uri ay isasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Diyos ay gayon ang ginawa niya.